Okay guys, happy weekend sa inyong lahat. At bago na tayo magtuloy-tuloy doon sa ating main coin, yung 20 peso NGC, no, yung 20 peso na barya, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at makiclick up bell para updated kayo. Yan. Ang una natin barya kay Bilyarina AJV. Meron ako sir naman. Thanks po. Siguro gusto niya lang i-share itong kanyang 5 peso 1995 PSP series. Aba, kung makikita nyo guys, no, napakaganda pa ng kondisyon na itong kanyang binahaging barya na 5 piso. Kung bibigyan natin ng grado ito, nasa extremely fine to almost uncirculated. Ganyan ang pag-grade na makikita nyo naman kasi halos wala pa itong mga gas kasi. Diba? Sumunod kay Vivencio Bing Carlos. Sir, share lang 2,025 piso BSP. Yung kanyang 5 piso BSP series din ito at Aero Coin ang kanyang ipinakita. Kikita niyo yung reverse, ano, may mga metal dyan, yung mga lettering niya naging buo na siya yan, sa part na yan, sa part na to, sa part na yan. Ayan, so Aero Coin ang iyong 5 piso nga lang, ano, hindi na ganun kaganda ang condition nito. Umikot na ito sa market ng maraming panahon, 2002. Ayan, gamit na gamit siya kasi halos napudpud na yung 4-trick dyan, ano, sa kanyang Ubers. Yan, thank you sa pag-share. Sunod, Renz Lin Chua. Ito ang kanyang coin. 5 piso din. Sunod-sunod natin yung BSP series. No? Kapag ganyan, may mga guma, alam na natin yan. Eh. Rotated die error. At maganda pa ang kondisyon ng kanyang 5 piso. Guys, no? Ayan, thanks Renz Lin. Rotated ang iyong coin. Sumunod, Daryl Prial. 10 piso naman tayo ngayon. Ayan. So, makikita nyo agad dito guys sa may Ubers niya. Yung part na yan, ano? Para sa akin, yan po ay damage lang. Eh. Damage po yan. Mahahalata mo naman na talagang tagas-gas. Hindi natural yung pagkawala ng portrait dyan. Ano? Yung part na nabura halos. Pero dito sa side na to, para siyang tapyas eh. Ayan o. So, sa tingin ko, pag ganyan mga tapyas kasi guys, ang tawag sa ganong error ay mga clip, no? Clip planchet yun. Mga clip planchet, di ba? Ikita mo, tapyas eh. Nawala na yung pagkabilog niya. Clip planchet ang iyong barya. Sumunod kay Ernest Garcia, ayan. Good evening Lodi, 5 piso BSP 2014 at 5 piso Nonagonal. Parehas pong napakaraming error Lodi. Baka po may magkagusto. Thank you po. Ay, baka po may magkagusto at tingnan natin yung kanyang barya. Error coin din ito. At sa tingin ko ito pong error coin mo ay broad strike error. Ayan, makikita mo kasi yung sa may side na yan. Ano? May pabilog siya dyan. At the same time, ito din ay die adjustment strike. Kasi may mga part dyan sa barya mo na halos hindi na mabasa yung Republika ng Pilipinas. Eh. Ayan. Diba? Tapos yung scallop borderline, wala. So, broad strike plus die adjustment strike. At sa reverse naman, hindi naman masyado. No? Ando lang sa overs niya yung talagang kanyang mga error. So, error, legit coin. Tapos yung NGC mo naman, tingnan natin. So, Ubers, 5 piso NGC 2019. Meron dito mga metal na yan, oh, kita nyo. Tapos sa part na to, sa part na yan. Debris error din ito. At pwede ding tawagin kasi may mga portion siya na may ganyan. Oh. Lamination, no? Lamination flow error. Pwede ding ganon. Pero sa tingin ko, yun na nga. Pwede nga lamination flow error ang iyong NGC 2019. Pero doon sa mga magagaling din dyan sa error, no, pakikorek ako kung mali ako. At syempre, tatanggapin natin yan. Ayan, kasi hindi naman natin lahat alam. Eh. Wala namang ganun. Ano? Hindi naman tayo sobrang expert sa mga barya. At tayo nag-research lang din. Ayan, so ang iyong 5 piso, no, na gone ay legit error po. So maganda. At ang ating main coin kay Alvin Yatko. Ayan, sir, paki-check naman po itong 20 piso BSP. Magkaiba po kulay at size ng BSP sa side ng coin.
pati po yung thickness ng coins iba. May variance po ba talaga ang 2020? Thanks po. Pwede nyo po isama sa content nyo. God bless po. Ayan, Alvin Yatko, ito na ang iyong request at main topic pa natin. Mga 20 pesos na barya. Ayan yung side ng barya. So, pinakikita niya dito na meron nga sizes. Yung inscription tower doon sa side, no? Yung BSP, Banko Sentral ng Pilipinas. Sa side talaga niyan, guys, meron po talagang variation yan. Kung hindi nyo pa alam, meron pong tinatawag yan na edge 1, edge 2, edge 3, and edge 4. Pero sa kasalukuyan, ang record lang doon sa Nemista is edge 3 lang eh. Tsaka edge 2, hindi ako nagkakamali. No? Pero meron po akong hawak na apat na variation na. From small, medium, large, and extra large. O, ayun po ang sizes nun. Ayan o. Kung makikita nyo, meron siyang, ayan, yung pinakikita niya na. Pati daw yung thickness ng kanyang 20 pesos, eh, magkaiba eh. Kung makikita nyo itong nasa ibabaw na yan, makapal. Tapos yung sumunod dito sa ilalim, eh, medyo manipis. Mas maganda kung meron po tayong mga digital na timbangan. Timbangin natin yung mga ganito rin. Kasi pag manipis yan, siguradong mas mababa ang timbang niyan eh. Ah, doon po sa kanyang normal na timbang. Kapag ganun, error coin din po yun. Ayan. Tapos, yung kanyang main concern, yung variation. Marami pong variation ang 20 pesos. Na itapik ko na din yan. So, doon sa aking Kalime Online original channel na nahack ng mga hacker, mga hijacker na walang silbi sa mundo. No? So, shoutout pala sa mga nag-hijack. Ano? At alam niyo magaling kayong manghack eh. Pero hindi ako bilib sa inyo. Kasi mga kwan kayo eh. Yung mga, ano ba ang tatawagin? Kung pwede ko lang kayo murahin dito eh. No? Ayan, basta makakabawi din ako sa inyo. Ayan. So, balik tayo dito sa content natin. Yun nga, no? May apat na variation itong ating mga 20 pesos na barya. Sa 2020 na barya lang, guys, meron na po yung apat na sizes, yung BSP sa side. Yung BSP sa side na yan. Small, medium, large, and extra large na po yan. At meron po tayong hawak niya. At gawa ko na lang po ulit ng content yan para maging mas malinaw po sa inyo. Kasi ito, nagtanong lang yung ating kaibigan ni si Alvin, no, kung meron nga variation. Alright guys, yan na po. Huwag kalimutang mag-subscribe. Guys, God bless po sa inyo lahat.